So mga ate at kuya, inaabang-abangan ko rin syempre, no, na kasi si Misa seryoso yan sa mga foreign policy, di ba, sa mga international relations, ganyan, foreign relations rather, na mga post, ang kanyang mga, highly intellectual yung mga pinagpo-post ni Misa sa kanyang page. So luckily, after ng pamamanata, after ng Semana Santa, binirabira na rin nila si Taning. Syempre siguro, yung frustrations ni... O, hindi ko na isingit kanina yung post ni Miss Febos. O, ayan, o. Salt. Si Evelyn. Evelyn ba pangalan ni Angelina Jollibee? Si Angelina Jollibee, also known as Evelyn Salt. Evelyn ba pangalan niya? Teka na. Switch ko. Maisingit ko lang. I think so. Evelyn Salt nga. Hindi pala nakikita sa ating main, sa ating backup channel, si Evelyn Salt. Si Salt, si Angelina Jollibee. Siya si Angelina Jollibee ang dahilan kung bakit hindi na ako, nakontento ako sa labi ko, mga atat kuya. Kalam. Yan, si Angelina Jolie. Angelina Jolie, right? Asawa ni Brad Pitt dati. Gandang babae. Siya si Evelyn Salt. Russian spy yata siya dito, right? So, yeah, dati conscious na conscious ako sa labi ko. Ang dami nang bubuli sa akin. Apakakapal daw ng labi ko. Ano kaya ang dahilan? Ba't makapal? Baka nakagat ng bubuyo or whatever. So, hanggang, di ba, mula pagkabada nga paglaki, sabi ko, dapat pagkamayaman na ako, ipaparitokay ko labi ko. Gusto ko yung labi ko, ganda lang kaliit. Gusto ko talagang ano lang, parang linya lang ng lawis ang labi. Ganun, tiwid sa lipstick, mga atit kuya. Oh, pag ako nagkapera, sabi ko, paparitokay ko talaga labi ko, paliliitin. Lip reduction ko na bonggang-bongga. Aba, there came along Angelina Jolie, makapal din ang labi. Bagay naman pala. O, sabi ko, uso na ba ang labi na malaan Curtis at malaan Angelina Jolie? O siya, tanggapin na ang natural na labi, Maui. O, pero binabanat-banata ni Miss Pebbles, at hindi ko na isingit kanina sa topic natin nung si Pebbles sa pinag-uusapan, si Ma'am Shikels, at tinatawag niyang si Salt din, si Salt. Ano ba ang Salt sa mga code names, mga tat kuya? Ang Salt ay, ang alam ko, Tiabu. Oh, Taning, ipagtanggol mo si Ma'am Shi, binibira-bira ni Pebbles, nananahimik ka. Ang alam ko sa salt or asin ay tiabo, kasi ang asin ay mumurahin, di ba? Murang grains, okay, or powder, or granule, di ba? Mura siya na spice or whatever. Spice ba siya? Oh, pampalasa. Tiabo yan, yung salt. Ang mamahaling bebe powder, yun yung pulvoron, yun yung kokaina, yung hindi minamanufacture sa Pilipinas, yung inaangkat pa. Ewan ko kung may nagmamanufacture na yan dito. Pero usually po, nahuhuli sa customs yung mga ipinupuslit ng mga droga, di ba, papasok ng Pilipinas. At ang mahal na droga, yung kokaina nga, na mga rich-rich lang ang nakaka-afford, ayun ang tinatawag ni Miss Maharlika na pulvoron. Yung salt or asin, ayun ay ang tiabo. So anong ibig sabihin ng post ni Pebbles na ito na my all-time favorite movie, Salt? Maganda naman talaga kasi yung movie na ano na yan, na Salt. Pero bakit nandun din si Ma'am Shi, di ba? But asin, napagbintangan pa nga si Miss Pebbles na ano, na nagdi-deliver ng asin sanes. According to, di ba? Senadora Aimee, right? Ayun ba yung asin? Galing doon kay Senador Aimee yung... Or code name talaga ng mga gumagamit ng asin. Ang asin, mga atat kuya. Pabili naman ng asin. Ay, bakit ayaw mo ba ng ano, ng pulvoron? Asin na lang. Mura. Effective naman. yan ang available eh. Yan ang available. So, asin na lang. Oh my God! Kung totoo mga binabanat-banat ni Miss Pebbles at ni na Miss Sasa mga sinasamba ni Taning o sa mga ano tawag dyan, mga foster, sa foster parents ni Taning. Taning, umimik-imik ka, ba't ang tahimik mo? So, eto kasi yung post ni Miss Sass patungkol sa mga pautot ni Taning. Okay? Nag-post si Taning, tapos in-screenshot ni Sass. At nagbigay siya ng comment patungkol dito.
Ito yung post ni Taning, mga Ratkuya. Ito. Post ni Taning, screenshot ni Sas, tapos nag-comment si Sas. Sahin ko ah. Some of you ask why I stopped talking about politics. The answer is simple. Yes, Taning. Yes, kapo. Chaserang pala. Matigilan mo nga ako. The answer is simple. Utot! Science has advanced. Kailan pa hindi nag-advance ang siyensya, Taning? Ever since science began, nag-a-advance talaga yan. Kung noong araw, kandol ang ilaw natin sa gabi, ano nangyari? Nagkaroon ng light bulb, nagkaroon ng fluorescent, nagkaroon ng LED, di ba? Nagkaroon ng AMOLED, o yung mga solar lamp na. Talagang ang science ay nag-a-advance kasi highly curious ang mga scientists, even human beings. Diba? Curious kung noon, titingala lang tayo sa langit at ang tingin natin sa mga bituin ay mga makikinang na diamante. Alam na natin ngayon na ang iba dyan mga planeta, ang iba mga ano, mga sun. Okay? Sa sobrang advancement ng technology, lahat naman talaga naka-curious dyan, diba? Oh, miski yung pagkalayo-layo na galaxy, nakakita ng ating mga advanced na telescope. At kung ano-ano pang advancement, kung noon namamatay ang mga tao sa, 'di ba, sa lagnat, ngayon naman kaya nang gamutin ang lagnat ng mga advanced na mga gamot. At kung ano-ano ba, kung ang cellphone noon, Taning, no, ang telepono noon ay may cord pa na 'yan, tapos dinadial mo pa ng bilog na gano'n, nire-rewind mo yung mga number noon. At hawakan mo yung telepono na may cord na gano'n-gano'n din, giring-giring ang tao dyan. O, nakapulupot. Ngayon, cellphone na. Ang cellphone nga natin, di ba? Way back early 2000s, ang cellphone natin, analog. Di ba? Black and white, may antena pa nga. Ano nangyari? Naging colored. After maging colored, nagkaroon pa ng camera. O, tapos ano pa? Ngayon, touchscreen na. Sa akalain mo yan, wala ng keypad, touchscreen. Ha? Para na itong computer din. Kung ano nagagawa sa desktop computer and laptop, nagagawa na rin sa cellphone. O, magulat ka, balang araw itong cellphone, pakpak na natin, nakakalipad na tayo gamit ang cellphone, ganyan mag-advance ang technology. Kasi, pautot mo, kasi nag-advance yung technology eh, kaya hindi na ako nag-vlog about politics. Sinong ginainto? Umutaneng si Sas na, at saka mga Pilipinong nakakaintindi at pinag-aaralan din ng mga followers mo ang mga galawan mo. Nagtataka sila, bakit hindi ka na umiinit? Tapos ganito palusot mo. Science has advanced and is advancing and will advance human civilization more than politics ever has will. What about religion, Taning? Ayaw mo magsalita about religion? Bakit? Aminado kong makasalanan ka. Oh, luckily, I am now in a position to become part of it. Bakit? Mala AI na ang talino mo. Nag-aaral ka, nag-aano ka na, nagpo-program ka na ng AI, Taning? P.S. Sinulat ko ito bago umidlip kasi, ito may AI nga siyang senior mga Ratkuya na parang microchip. Anong sabi? P.S. Pokemon. P.S. Sinulat ko ito, kuning-kuning ni Taning, bago umidlip kasi katatapos ko lang nung core ng problem set. Final touches na lang mamaya pagising. Tapos meron siyang shinare na picture ng AI. Bakit? Ano mo pinagsasabi mo problems? Bakit nagpo-program ka na? Ng mga pakorkor. Yung mga Taning, yung mga highfalutin words, yung mga jargons na sinasabi mo na hindi naman makarelate ang mga followers mo. At most of your followers are concerned about Philippine politics. Ano naman kinalaman nila ng mga core ng mga problems at kung ano, tapos may pinashare ka pang picture ng AI. Anong kinalaman nila sa mga words na yan na hindi naman nila inaaral? Ikaw, gusto mo lang ipakita na parang gusto mo lang i-flex na nag-aaral kang talaga to legit na nandiyan ka sa London at nag-aaral, na nasa university ka, no? At ikaw ay napaka-intelihenteng tao, yan ang gusto mong palabasin. Tapos feeling mo, maniniwala naman ang lahat ng tao. Ano sabi ni Sas dito? RJ Nieto says science has advanced, so he isn't talking about politics, hence he's quiet about politics. Okay, so what is the scientific solution to the South China Sea? Kasi syempre kapag scientific ang yung, tawag dyan,
scientific method ang gagamitin mo para solusyonan ang problema sa South China Sea. It still deals with science or science. Oh, ano ang solusyon mo daw, Taneng? Kapag scientific po, may sinusunod yun na ano eh, na step-by-step na processes. Oh, ano ang solusyon mo sa South China Sea conflict? Napaka-naive ni, tinawag ka pang naive ni SAS. You're so naive daw, Taneng. So parang ang ibig sabihin ni SAS, mangmang ka. Ignorante. Inosente. Mangmang. Hmm. Apaka-naive ni Akla, matagal nang, nandito na rin pala eh, matagal nang nag-advance science te, ang science without virtue will not advance human civilization, instead will degenerate it. And speaking of virtue, yan dapat ang mag-advance. So, ang mga virtue, mga, di ba, mga values and whatnot, yan, principles na magaganda siguro, yan ang dapat mag-advance, sabi ni Ms. Sass. Ano yun? Para sinabi mo, ay kasi ano eh, obsolete na yung math. Parang ganun ang gusto mong sabihin ni Taneng, no? Or hindi math. Yung subject ng, sabi natin, Philippine Constitution, kasi it's part of politics, ang Philippine Constitution. Also, history or sibika at kultura. Sabi ni Taneng, ay ayoko na mag-aral ng sibika at kultura or Philippine history kasi nag-a-advance ang science na subject. Otot mong blok, sino ginainto mo, Taneng? So para lang yung subject matter na namili si Taneng, ayoko nang pag-aralan yung ibang subjects na yan that deals with politics kasi nag-a-advance na yung science eh. Diyos ko naman, Taneng, ang broad-broad ng science. Alam mo naman ang daing branches of science from ichthyology. Alam mo naman ang ichthyology, di ba? Yung may ginto nga nilalagay sa aquarium. O hanggang sa botany, zoology, at kung ano, may chemistry, may physics, kunyeta, Taneng. Oo, ang lawak ng science. Ano yon, puro science ka. Ewan ko na lang kung hindi ka maumay na ina mo ka. Tapos yung mga sinasabi-sabi mo na yan about AI, hindi naman lang yan science yan. It's internet and computer technology. Oh. Infotech. Oh. Sabi mo, nag-advance kasi ang siyensya eh. Matagal nang nag-advance. Dumarami nga ang branches ng science. My God! Sino ginainto mo, Taneng? Oh, palusot ka ng palusot, no? Nabubuking ka naman ni Sas. Oh, anong naive? Alam mo, Sas, hindi naive si Taneng. Manloloko. May sinabi dito si Sas eh, baka nakatanggap ng advance. Baka daw, Taneng, nakatanggap ka ng advance. Oh, anong advance? Advance deposit. Nakatanggap ng advance ng science. Ano baga? Advance winning ng tayaan ng numero. Ano baga ang natanggap mo, Taneng? Allowance, baon. O hindi mo naman tinatanggi na nung tinanong kang pinapag-aral ka baga nung mag-asawa. Ano ang sabi mo? Dapat magdiwang ang Pilipinas kung pinag-aaral ka nung mag-asawa. Ba't kami magdiriwang? Ba't selective sila? Millions ang gagastosin sa pag-aaral mo abroad, imbis na ibigay yan sa maraming scholars dito. Kaliit-liit ng scholarship na natatanggap namin noon. 5K nga lang natatanggap ko, binabawasan pa ng politiko. Nabanggit ko yun sa mga vlogs ko, Matit Kuya. Ang 5K kong allowance na galing sa scholarship grant ko, naging 3,000. Sipin nyo yun, yung kickback doon ng politiko, from the Capitolio, binawasan ng 1K. Tapos yung kickback naman nung politiko ng local din, nawasan ng 1K, 3K na tira sa amin. Diyos ko po, tuwan-tuwa na nga kami. Ang laking bagay kasi ng, di ba, ng mga ganyan, ng mga scholarship sa mga estudyante, lalo sa mga magulang, and even sa mga students. Tapos na binawasan pa, halos kalahati, 40% ang tinangga. 3,000, pinagkasya ko sa 5 buwan, mga atat kuya. Sana abutin 3,000, tapos ngayon, mahal-mahal na bilihin. 3,000 mo, baka pang 1 linggo mo lang na budget. Kaya Taneng, bayaran mo si Pebbles. Ang advance. Ang palos. Diyos ko, Taneng. Ano, you're so naive. Tonta ka rin eh. Anong hindi ka na nagsasalita? Hindi lang talaga si Taneng nagsasalita ngayon about politics dahil kung ano man ang problemang dala-dala ng kuting at ahas ay kasabwat siya.
kabilang siya sa Cindy. Alam niyo na? Cindy, mm-hmm. Na namamayagpag ngayon sa Pilipinas or nagbe-benefit siya. Kung tutuusin taning ikaw, well, hindi mo naramdaman yung pagkaka-itsapwera sa'yo. Pero initsapwera rin si taning eh. Okay na itsapwera si Sas, si Pebos, kaya nga nagsasalita sila, di ba? Oh, si Miss Maharlika, number one yan. Initsapwera si Atty. Glenn Chong, si Atty. Vic, si Atty. Trixie. Ang daing initsapwera ngayon, si Vivi Sara na lang medyo tumatahimik pa rin. Pero alam naman na namin na grabe ang iyak at sama ng loob ni Vivi Sara. Galit na nga yan. Oh, pero nagpipigil kasi nga gigewang ang Pilipinas. Pero nahalata na rin eh, si Vivi Sara sumasama na sa rally ng ano eh, di ba? Ng SMNI, prayer rally, sumisipot. Si Tatay Digong, umiimik na rin patungkol. Taning! Ano ka baga talaga? Di ba supporter ko ni Tatay Digong? Magyapos-yapos ka pa nga kay Tatay Digong noon. O, nagsasalita si Tatay. Imposible hindi mo naririnig, Taning. Ako, there's a time na parang ano, ayoko muna magta. No. Ano kaya itatopic ko? Ganun din ako eh. Dumadating ako sa ano itatopic ko ngayon? Eh, mahal na araw, walang masyadong ganap. O wala namang masyadong activities ngayon ng mga politicians nanginginin. Ano i-vlog ko? Pero never ko sinabi na ayoko mag-vlog ngayon. Ayoko nang mag-vlog ng politics. Never mga ate, never. Sa liit-liit kong vlogger na ito, kakaunti followers ko, 'di ba? Wala pa nga akong 1,000 followers sa Facebook. Pero never kong sinabi hindi na ako magbo-vlog about politics unless it may death threat mga ate at kuya. Katulad nung pag-message kay Joey, mini-message ng page ni Ma'am Shi. Alam niyo ba yun? Si Joey Vive? Si Joey Cruz? Mini-message ng page ni Ma'am Shi. Parang, let us know kung anong magagawa namin for you. What? Para tumahimik? Santong dasalan muna, then santong paspasan pagkatapos? O, even PRRD, umiimik, di ba, nagsasalita. Patungkol sa Kuting na ito. Ang bigat ng paratang ni PRRD na nasa listahan si Kuting na siya ay talagang gumagamit ng Goldilocks. Imposible hindi mo to naririnig taning. Bakit ka nagbibingi-bingihan? Nagpipipipipihan pala. Oh. Nagbibenefit ka ba? Nagtatanong kami. Ganyan kasi yan eh. Sabi ko mamat at kuya, kung ang isang daga, ang buntot niya inapakan ng elepante at binubuli ng elepante yung daga, tapos may nakakakita at hindi umiimik, might as well, pabor yun siya sa elepanteng nang bubuli. Ayaw kunwari makialam, pero, di ba, ayaw kunwari makialam, pero natutuwa rin siya sa nangyayari dun sa daga, porke daga yun, ang paslupa. Ganyan ka ba ngayon, taning? Kung tutuusin, ikaw na itsapwera ka rin eh, di ba? Hindi ka nag-umiimik na yun. May instruction, di ba? Sabi ng Puting Ahas, may instruction sa'yo na huwag ka nang mag-post about politics dahil lalong napapahamak ang mag-asawa. Ay, kung ano pinagpo-post mo yung screenshot niyo ng conversation niyo ni Sandra, na close kayo ni Sandra, na nag-chat sa'yo si Sandra, na feeling mo parang mag-jowa kayo or what? Naalibadbaran sa'yo si Ma'am Shikils, taning. Alam mo yan. You're so baduy. Social climber ka eh. Alta, pero diba sabi ni Mrs. Multi-millionaire ka naman. Feeling alta ka, naka-guyard ka nga. Naba-guyard, wow. Sana all naka-guyard. Oh. Pero actually, initsapwera ka taning. Pinangakuan ka ng pwesto. Right? Hindi ka naman talaga bibigyan ng pwesto. Wala ka pa nga diploma. Kung ano-ano ng pautot mo eh. Pero bumili ka na nga ng barong, di ba? Nagpagawa ka na nga ng barong doon sa designer na Puting Ahas pala ni Miss Marlick. Tapos kinasuhan na lang si Miss Marlick, anong Puting Ahas na vulgar nga siya. Siya doon nagchuchu na nagpatahin. Siya nagchuchu ka, Miss Marlick ka. Kinapebos, kinasas na ikaw ay nagpatahin na ng barong kasi manunumpa ka nga o taking mo na bilang advisor ng Kuting. Hindi na tuloy. Inechapwera ka. Pero hindi mo nahalata. Well, siguro halata mo rin. And siguro pumalag-palag ka, kaya siguro pinalayo ka na lang. Huwag ka nang mag-vlog, nakakasira ka pa sa image namin, mag-aral ka na lang sa malayo, and sagot na namin. Can you confirm that, taning?
na pinag-aral ka na lang at ngayon eh siguro marami ka pa rin conditions, marami ka pa rin arte-arte at siguro hindi ka talaga gustong kasama niyan. Mabantot ka taning, 'di ba? Well, pareho naman kayong mabantot nung butod na 'yon. O pareho naman kayong paspas humipak ng smoke, 'di ba? Pareho naman kayong tuyot. Ikaw kakaiba ka eh, tuyot ka pero oily ka. Combination of both. Ay ganoon nga pa lang ano, complexion ano, or skin type. Oh, tuyot pero oily, nanggigitata. But still, bagong tungtong ka lang sa alta. Feeling naman nila butod, alta na sila, di ba? Or matagal na silang alta. O ikaw, bagong tungtong ka, tapos makakasama ka nila sa Disneyland Palace? Hindi na. Diyan sa palasyo na yan sa tabing ilog? Hindi na. Kasi pag presidential advisor ka, nandun ka sa palasyo eh. Katulad ni ano, Enrile. Di ba nandun? So, kaya siguro, ano, kasama natin araw-araw, baka mamaya, yung okra ni ano, may minat man, ano naman. Inichapwera ka, hindi mo lang halata, kasi nga, nananamasa ka rin naman ang limpak. Tsaka siguro, ano ba, totoo bang akusasyon sa'yo na bagman ka, Tani? Kasi nung huling uwi mo yata ng London, 100 kilograms yung bag mo, anong laman? Takataka talaga mong atat ko yan, no? Still, although nagkakamal ka na limpak-limpak na salapi, pinandidirihan ka, Tani. Nang kalikaw mo rin naman ang bituka. Agree pa kayo mga atat kuya? Pakicomment nga po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.